Muling tinalakay ng mga presidential at vice presidential aspirant ang may init na isyu ng bansa sa kanilang mga aktibidad ngayong araw. Narito ang report. Si Senator Manny Pacquiao sinabi sa isang pahayag na handa at excited na raw siyang makibahagi sa presidential debates. Magiging daan daw ito para malaman ng publiko ang kanilang plataforma, pati na mga nagawa at mga gagawin pa para sa mga Pilipino. Sa Facebook Live ni House Deputy Speaker Lito Atienza, pagkakataon daw ang debate para masilip ng taong bayan ang pagkatao, integridad at kahandaang mamuno ng kandidato. Binanggit rin ni Atienza ang balitang natanggap niya na di raw sasali si dating Senador Bongbong Marcos sa mga debate. Yung kaya sinasabi ni Bongbong na hindi raw siya dadalo kung magkakaroon mo ng debate. Eh bakit hindi ka dadalo? Ayaw mong matanong ka ng mga katunggali mo, mga kalaban mo. Ayaw mong matanong ka ng mga mamamayan sa mga nagawa mo na at mga plano mong gawin. Hinihingan pa namin ang pahayag ang kampo ni Marcos kaugnay nito. Sa isang pahayag, tinutulan ni Atienza ang mungkahi ni Davao City Mayor Sara Duterte para sa mandatory military training. Ayon kay Atienza, mas mahalagang palakasin ang kanilang civic consciousness at kapasidad na tumugon sa mga problema. Hinihingan namin ang reaksyon dito si Mayor Sara. Naniniwala si Vice President Lenny Robredo na dapat itaas sa 16 years old ang age of sexual consent. Ang nasa batas sa ngayon, 12 years old ang age of consent. At sabi ni Robredo, anumang anggulo man daw tignan, bata pa rin ito at maaari silang mapuwersa na nakatatanda at dapat daw mabago ito. Niratipikahan na ng Senado at Kamara ang panukalang itaas sa 16 ang age of consent at hinihintay na lamang ang pirma ng Pangulo. Sa forum naman ng isang bayan, nagpahayag ng suporta kay Robredo ang apat ekonomistang panauhin doon. Si Senator Kiko Pangilina naman, nais sa magkaroon ng hiwalay na departamento para sa Fisheries and Aquatic Resources para mas mabigyan ng atensyon ang sektor ng pangingisda at siguruhin hindi nakakailanganin pang mag-angkat ng isda. Sa tulong daw ng departamentong ito, matutugunan ang matagal ng problema ng bansa na kawalan ng food security. Half our country's population are still in the rural areas and their main source of income is still fishing and farming. And the biggest chunk of poverty is still in the rural areas. So wag na tayong mag-abison, maging modern nation kung hindi natin tutugunan agrikultura at pagkain at ang kahirapan na nasa kanayunan. Sa Twitter inilabas si Senator Ping Lacson ang kanyang pagkadismaya sa nangyari sa isang lolo na inaresto matapos raw magnakaw ng mangga. Hirit pa ni Lacson, mayroon nga raw dyan na politiko na milyon-milyon nang ninanakaw sa bansa na bukod sa malaya ay may police escorts pa. Kung may dapat daw makulong at magdusa sa dalawa, walang iba kundi ang politikong nagnakaw ng pera. Sinabi rin ni Lacson na hindi raw katanggap-tanggap na kainin ng mga Pilipino ang aangkating isda ng Pilipinas, lalo't galing ito sa mga bansang nagnanakaw sa West Philippine Sea. Inanunsyo ni dating Senator Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte ang kanilang senatorial lineup. Sina Representative Rodante Marculeta, Attorney Larry Gadon, Senador Juan Miguel Subiri, dating Secretary Mark Villar, Representative Loren Legarda, dating Secretary Harry Roque, dating Senador Jinggoy Estrada, dating Secretary Gilbert Teodoro, Senador Sherwin Gatchalian, at dating Mayor Herbert Bautista. Ilan sa kanila, dumalo kahapon sa Metro Manila Virtual Caravan na dinaluhan ng ilang mga konsehal at sangguniang kabataan sa Metro Manila. Binigyan diin ni Marcos na kailangan matulungan ang micro, small and medium enterprises na nagsara o kaya ay nahirapan sa panahon ng pandemya. Yung mga tinatawag na tax break, sasabihin natin, eh, wag na bawasan natin ang pagkolekta ng buwis at para bigyan naman natin ng kaunting breathing room itong ating mga MSMEs. Siguro yung mga hindi nakapagbayad nung lockdown ay bigyan na lang natin
tax amnesty. Sabi naman ni Mayor Sara, isusulong niya ang mandatory military service sa lahat ng 18 years old kagaya ng ginagawa sa South Korea at Israel para maging bahagi ang kabataan sa nation building. Gagamitin ko po ang aking opisina sa Office of the Vice President para po kausapin ng ating Congress to make military service for all 18 years old, male and female, mandatory in our country. Hindi po ROTC lang na isang subject o isang weekend o isang buwan sa isang taon. Dapat po lahat ng ating 18 years old, you will be asked to serve our country doon sa ating Armed Forces of the Philippines. Sabi naman ng kapwa Vice Presidential Aspirant na si Professor Walden Bello, ang pahayag daw na ito ng Mayora ay nagpapakita ng kanyang pagiging dictator in waiting at nagpapakita rin daw na hindi siya naiiba sa kanyang ama. Kung legacy o pamana raw ni Duterte ang pag-aarma sa tao at sabihan silang pumatay, ngayon naman daw gusto ng kanyang anak na gawin din ito sa kabataan. Sagot naman ng Mayora, ang kanyang vision ay hindi lamang mandatory military service kundi karanasang nagtuturo daw ng pagmamahal sa bayan at para maging katuwang sila sa rescue operations at pagtulong sa mga biktima kapag may sakuna. Pabor naman si dating Defense Secretary at National Security Advisor Norberto Gonzalez sa panukala ng alkalde. Sa kanya namang daily show sa Facebook, sinabi ni Mayor Sara na nasa Siargao siya at pupunta rin sa dinagat para maghatid ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Sa isang statement, sinabi naman ni Calio Didi Guzman na lalahok siya sa presidential debate na inoorganisa ng COMELEC para ipakilala ang kanyang sarili at plataporma. Dumalaw sa bakunahan sa isang butika sa Maynila si Mayor Isko Moreno kasama si Health Secretary Francisco Duque. Sa kanya speech, sinabi ni Moreno na ang pagbabakuna sa butika ay paraan para mapadali ang access ng tao sa bakuna. Nananawagan po kami na yung mga hindi pa bakunado, marami na po kayong access sa bakuna. Merong nagda-drive-thru, merong sa health center, merong sa school, merong sa mall. Ngayon, pharmacy o drugstore. So sana po tayo ay tumugon para rin naman sa kaligtasan ninyo at ng inyong pamilya. Sa kanya namang Facebook post, sinabi ni Doc Willie Ong na sa tingin niya, ibang estilo ng pangangampanya ang kakailanganin dahil sa patuloy na banta ng COVID-19 sa kalusugan. So, ang tingin ko, January, February, medyo kalimutan nyo na yung mga dati nyong gawain na yung gagawa kayo ng meeting, the advance, yung maraming tao, at tingin ko malabo na po yun. Malabo na po yun. If ever magkakaroon, March. Kung March naman, magdi-distancing kayo ng 1 meter. Sandra Aguinaldo, Sanima Refran, Jimmy News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.